just in time for another vlog. And for this video, andito naman tayo sa lawag! Actually, kala ko mandatory to na kailangan na namin gumising. Tapos dere-derecho na, hindi pala. So dapat pala natulog pa ako ng more. Pero nakapagtulog lang ako ng mga 2 hours. So, yung likod ko, ito. Dito kami nagsistay ngayon. Ka-roommate ko si Mariah. She's part of the Poor Traveler. Nag-iba-iba na yung schedule namin ngayon. So, bali pupunta kami ng church. Tapos mamaya na yung sand dunes. Yung sand dunes talaga yung pinakaaabangan ko. And dapat talaga last day yon. Konti lang kami. Kasama ko si JM and si Happy Travel Vlogs. And then si Mariah from the Poor Traveler. So this is my first sponsored trip with Sempac. So I'm pretty happy about that. Meron pa kaming a few hours to rest or do whatever we want. Kasi 12 o'clock pa kami actually susundin ulit. And then go na kami sa city tour namin. Yun, it's currently 8:30 a.m. Okay, so ito, super quick fit check lang. Yan. And then, hindi makita. Converse. Ito actually, sinuot ko na to dun sa pagpunta namin nung Hong Kong Disneyland. And ulit-ulit lang ako ng outfit. I just feel like cute siya. And hindi ako, ano, gusto kasi maging super comfortable kapag nandun sa mga sand dunes. So, yeah. This is my outfit. So, kailangan kumain ng heavy breakfast kasi sobrang dami rin gagawin today. So, meron ako dinuguan, some talong ensalada, and caldereta, and rice. So, kain na. Chop! Okay guys, so first agenda, pagkatapos pumunta dun sa resort, dito naman sa Cucina Valentin, okay, for lunch. Tapos mamaya, kaharap naman niya yung Paway Church, which is right there lang. So yun, sunod-sunod na ngayon, so kailangan na talaga namin ng energy. Ang bilis ng order, kakaupo lang namin nandito na kasi nag-pre-order na si Miss Arlene. So we have itong sampler set, may binag, ano? Bagnet. May bagnet, longganisa, and pakpet. Yan. So mga coral stone. For those churches constructed near the rivers, they use river stones. Otherwise, they would use bricks. But here, ayon sila. Yan, kita nyo naman. Basta may mga ganyan eh, yung mga coral stone. Sobrang tanda na pala nitong ano na to ginawa. So this was built noong 1698 until 1793. So makikita yan dito. Yan, meron silang year. Right there. Grabe. Ang napansin ko dito is yung mga church talaga nung mga dati, ang ginagamit talaga nilang pandikit or paggawa, mga egg whites talaga. So this one, kinamita ng egg whites, molasses, cane juice, yun, mga ganon. So parang binake. So ngayon, nandito naman kami sa Sitio Remedios. Ayan, so I'll give you more information about that later on. Si Mariah, baka may gustong sabihin about Sitio Remedios. Dito tayo sa Corimao. Corimao, yun yung place. Yes. Okay. Kakaiba no yung pangalan. Actually, yung Corimao daw, it means masasamang tao, di ba? Correr, Kumao. Correr, Kumao. Correr, and then Kumao, bad people. Mm. So, takbo na kayo, nandiyan din mga pirata. Ah, yun. Kasi dati may mga pirates dito. So, kapag sinigaw na yung Correr, Kumao na yon, meaning, go, andiyan na yung mga pirates. Yun lang, yun yung origin nun. So, ikutin na namin tong Sitio Remedios. So, lahat na makikita nyo dyan, itong mga antique. Yun. Gusto niya kasi talaga ang mga cultural preservation. So another fun fact dito is yung mga gamit dito sa ito buong Sitio Remedios na to, iba-iba sa kanila na kinokollect niya talaga from different parts of the Philippines to preserve it. So hindi lang dito sa may parang church na to, meron din dito sa mga
houses na yan. As in, mahilig lang talaga siya mag-collect ng mga antiques. So actually, dito sa Sitio Remedios, pwede ka ditong mag-rent ng mga villas. And actually, pwede mo rin siyang gawing events place. So yung si Mariah kanina, yung friend daw niya dito nagpa ano ng wedding. Tapos kung fan kayo, si Beauty Gonzalez, dito daw nag-propose yung asawa niya. So yun lang, fun facts lang yun. Maganda rin naman kasi talaga, it's giving Spanish. Yun. Maganda yung vibe dito. Para kang ano, a blast from the past. And nakikita niyo itong mga inupuan ko. Ang dami niyo itong mga ano. And ito, rocking chair talaga yan. Tapos dati, parang dito nanganganak yung mga babae. Parang nakataas daw dito yung mga paa. So yon. This place is very nice, very peaceful, very relaxing. And sabi nila, fully booked daw ngayon. Although wala akong nakikitang other guests. Baka nandun lang sila sa loob ng mga rooms nila. And meron din silang pool dito, duyan. Basta yun, it's a very peaceful place. It's not a public resort. Pwede kayo mag-book dito, i-message nyo lang sila dito sa Sitio Remedios. So now, nandito naman tayo sa Malacañang of the North. Actually, pumunta na ako dito back in 2016 ata. Basta medyo bata pa ako. Hindi ko pa masyado na-appreciate yung pag-travel noon. Pero naaalala ko na pumunta ako dito. And kakatuwa kasi na-preserve pa rin naman nila yung mga furniture dito. Ganun pa rin naman yung itsura niya from what I remember a few years back. Kita nyo dito, oh, sobrang laki dito sa second floor. Another fun fact from Miss Eileen, sabi niya, yung mga Marcos daw kasi may mga lucky numbers. So, yung lucky number 7 sa kanila. So, kapag pumunta kayo dito, tingnan nyo yung steps dun sa entrance. 7 steps yon, tapos may parang 7 rooms. So, medyo particular sila dun. And this was also built in 1977. So, coincidence? I don't know. At yun, pwede nyo rin itong puntahan. Isa din ito sa mga tourist spots dito sa Ilocos. Finally guys, our last activity for the day. Yung pinakahihintay namin lahat, yung sand dunes. Ayan siya. Nakikita nyo ba yung sign? Suba Sand Dunes. Okay, medyo mainit pa ngayon kaya dinala ko na yung payong ko. Pero mamaya, hihintayin namin yung sunset kasi dun daw maganda. Syempre yung view. Sana lang hindi masubsob para hindi sayang yung pag-slide down, ba? Diba? Pero yun yung hinihintay na namin. Aside from yung nagsaslide na parang sandboarding ba yung tawag dun, may ATV din kaming gagawin. So yon. Okay, tinatawag na kami. Ayan na yung sasakyan namin. So actually, this is 2,500 pesos. Good for 2 to 5 packs na. Yan, so pwede nyo siyang mabook dito. Dito sa sandboarding, pwede kang nakaupo or pwede nakatayo. So kapag nakatayo, dapat ganito ang gawin mo. Yung isang paa sa harapan, naka-bed konti, yung bigat mo sa harapan. Oh, ganyan. Steady. Oh, diba? Wow! Okay, we're ready. Grabe talaga itong vlog na to. Wait lang kuya, di pa ako ready ah. Oh, wait pa konti mo. Okay. Okay pa. Ready? One. Go! Ha! Grabe guys, sobrang fun ng activity na to. Kahit nakakain ako ng sand, masaya pa rin siya. By the way, pwede nyo siyang mabook sa Club in advance kung ayaw nyo nang pumila doon sa may waiting shed. Parehas lang naman kasi yung price eh. Kung doon ka sa waiting shed or doon sa Club magbook, parehas lang siya. So might as well, you know, kung nasa itinerary nyo na to, doon na lang kayo sa Club. And don't forget to use my code JUSTIN5OFF para may discount kayo. Grabe nahingal ako doon. Alam mo, hindi naman mahirap mag-sandboard. Madali lang siya. It's so fun. Mabagal lang yung first one, yung second. Medyo mas mabilis. Yun nga lang, pwede kang makakain ng sand. Pero, sa akin lang naman yung nangyari. Sa iba, hindi naman nangyari sa kanila. Super fun. Ang mga tips ko lang sa inyo is, go here, mga
pa-sunset na. Kasi as you can see, ang ganda ng sunset, di ba? Nakikita mo siya. You can stay here until bumaba na yung sun. Pero, pabalik, hindi nyo na makukuha yung magandang parang nasa ATV. So, make sure kung sino yung nakalagay dun sa parang tripod na sa ATV, dapat maganda yung video. Or else, wala na kayong magandang video. Kapag pumunta kayo dito ng may araw, kailangan meron kayong shades, sunblock, umbrella, tsaka water. Yun talaga, pinaka-important water. Pero, you can also buy here naman din. Same price lang din sa binilhan ko kanina, 25 pesos. And yeah, basta pumunta kayo dito, masaya siya. So now, pagkatapos ng sand dunes namin, just a few minutes away from there, mga 5 minutes lang or less, andito na kami sa Japanese restaurant. So, yun din, pwede nyo rin yung gawin kasi sobrang walang energy talaga yung sand dunes na yun. Tsaka walang boses. Anyway, yun, eto, Japanese restaurant. Titingnan ko kung masarap dito. Pero kung gutom na talaga kayo, I think ito lang naman yung nadaanan namin magandang restaurant. Hello guys, good morning. So, it's currently 8:30. Nandito na ulit ako, nagpe-breakfast na kami. Iba yung sinerve today. May bihon, Shanghai, longganisa, and sayote ako ngayon. And also, calamansi juice. Okay, and then after nito, babalik kami sa room, then go na ulit. City tour pala kami ngayon, and more on mga local food yung kakainin, I think. Empanada yung kakainin, so yeah, excited for that. So pumunta ako dito sa labas para may more space, kasi gusto ko ipakita sa inyo itong aking cute fit check. Okay, top, bottom, hiram kay mama. And Converse ulit. Actually, wala naman akong ibang dinalang shoes. Itong Converse lang talaga kasi parang bagay naman siya sa lahat eh. And white naman siya. Medyo na dumihan na kasi hindi ko nga inakala na magsasand dunes kami kahapon. Anyway, ito na ang aking fit check. It's currently 9:10 a.m. 9:30 aalis na kami. Also, can we just appreciate the lashes? Ang ganda, diba? Pinagawa ko to bagong-bago pa lang. Like a day or 2 days before yung trip. So, this is from New Lounge. Ilalagay ko dito kung ano yung mga ginawa kong length and style. But yan, it looks really nice. Yan, diba? Very on-the-go look lang siya. And you don't have to wear these lashes with like a full glam makeup. Ito, mga light makeup lang ako. Blush is also from 5 Beauty. And then, lip combo is BLK and also... ano ba yung lip gloss na yon? Basta I'll just put it here. Alam nyo, hindi naman ako masyadong ma-coffee na tao. Che-check ko dun kung meron silang matcha, pero nga ang pangalan nito ay Coffee Dose. Nakita to ni Mike. Siya actually yung naghanap nito. Magaling siya sa mga coffee, as in meron siyang shop sa BGC. So, ito daw, masarap talaga. Pumunta na sila dito kagabi, but ako, hindi ako pumunta kasi nga, gabi na yun, ba't ako magko-coffee? Sila mga addict sa coffee. Ngayon, andito na ulit kami. Ito yung first stop namin for today, bago kami mag-gora na dun sa mga gagawin. Okay guys, so ngayon, pupunta naman tayo dun sa taas. So, maglalakad tayo dito. I think, konti lang naman yung steps. And pupunta tayo dun sa Solsona View Deck. Yung papunta dito, sobrang para siyang bitukang manok yung tinatawag. Nakakahilo, so tinulog ko na lang siya. And smart ako kasi meron akong umbrella. Para siyang medyo malamig, pero mainit kasi yung sun. Kaya ganon. Pero ito yung tinatawag nilang Baguio daw, no? Hindi pa masyadong madaming mga buildings din sa Baguio. Asa na yung dalawa? Ang tagal nyo! Nag-film pa ng content. Ah, okay. Kala ko di na kayo makaakyat dito. Medyo. Kakagaling lang namin sa ganito. Ito na naman. Tawag dyan, adventure. It's nature, oh. May heart dito, oh. Picture. Pupunta kami doon sa part na mas nakikita yung view. Kasi right now, medyo nakakover na ng trees. So check namin doon sa other side. Yan, may footpath naman dyan. Ito ang ganda, oh. Ganda! Footpath. And also here, pwede kayo mag-drone. Yan, pwede kayo mag-camping. Or whatever you wanna do. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyong parang bitukang manok kanina. Pero...
less mabituka. Paano ko ba ma-explain yun? Less pa curve-curve. Pero yan. Ganda ng view. Ano, Maraya? Ano masasabi mo dito sa place? Ang ganda, pero hingal na hingal pa rin ako. Lahat ata tayo na hingal-hingal. Yung video packet. Actually, same. Pero maganda kasi malamig naman. Grabe yung biyahe. Sobrang nahilo ako. Di pa naman din ako nagdala ng Bonamin. Tapos dun pa ako sa likod nakaupo. Buti na lang, binigyan ako ni Cas Vanessa ng kanyang essential oil. Medyo nag-okay-okay naman. So now, nandito kami sa farmhouse. And kakain na muna kami ng lunch. So yun, sakto din. Naghalo-halo na yung biyahe and then nagutom. Mga nag-release. Ay! Kaya nag-birthday mo tayo? August. Malayo-layo. Yeah, 100. Abo 100. So, 99. Wow! 16 siya nung nag-start siya. Pero kaya niya pa rin mag-work. Galing! So, ito siya, guys. Yan, si Nanay Magdalena. Manan here. Is doing another kind of... Grabe, lakas niya pa, 99 years old. Oh. Which, we're in the use of... So, andito tayo sa Gamaba Cultural Center. Yan, nakikita niyo naman. Puro dito mga weaving. So, yung iba ginagamitan ng cotton lang. Yung iba ginagamitan ng may kawayan. Yon. So, alam niyo ba? Lagi ko nakikita itong Inabel weaving ganyan. Kapag gusto bumili ng mga Filipiniana. Tinanong ko, ano ba meaning talaga ng Inabel? Ang meaning pala nun is hobby. Yun yung meaning nun. So, ito. Nakakatuwa dito kasi parang... Si Lola doon, 99 years old, tapos gumagawa pa rin siya since 16 years old siya. Grabe, di ba? Yes po. Na alin? Ah, magta-try? O, pwede akong mag-try. Magta-try ako ngayon. Uy, ang hirap. Kaya respect. So, salamat po! Grabe, respect. Yung mga iba pala dito, mga estudyante pa lang, pinapaganyan na talaga. So, si Miss Eileen naiinis nga kapag pinapatry siyang ganun daw dati. So, eto naman, asan tayo ngayon? Para siyang gallery. Ginawa nila. Okay. Para pinapakita yung mga ginawa ni Nanay Magdalena. Oh, so meron din dito mga gumagawa. Yan pa sila. Yan. Binila, minsan daw, ang pinakamabilis na time na magawa ng mga weaving ganyan is 1 month for 65 yards. At mabilis na yun ha. At kung parang mga more than 12 hours na silang nagtatrabaho, ganun. So, talagang matrabaho talaga at super ma-effort tong mga ito. So, support local, guys. Support. So, guys, kakagising lang namin sa biyahe. And now, we are here. Nandito kami sa Batac Riverside Empanadahan. Para, of course, mag-try ng empanada. So, okay, let's go. I'm excited. So, ito yung itsura niya, guys. So, yan. Yan yung mga empanada. Actually, everywhere you go. Puro empanada. Ayan, empanada rin yan. Obviously, empanadahan na eh. Kaya puro empanada. Pero, which one is the best empanada? Ito daw. Ah, dito daw yung original sa Glory's Empanada. Munggo si locos daw kaming sa egg. And it's deep fried here. So, ayan guys. Exciting!
So, dito again, sa Glory's Empanada, the original and number one in taste. So, ito po si Aling Glory. Ayan siya. 80 plus years old na siya. Dito pa rin siya. Ito na yung original. Ito yung mga presyo. Okay. Check nyo na lang yan. Okay na yung kaskay ko. Sakto lang yung lasa niya. Hindi siya super alat. Malinam-nam. Now, let's try with the suka. Ito daw yung suka. Okay. Oops! And here, I thought I'm just trying a normal banana. Mas masarap nga may suka. Parang mas na-enhance talaga yung flavor. And hindi naman sobrang anghang ng suka na yan. Kahit sinasabing devil's chili yung nandun. Sarap, sarap. Must try. So, bumalik muna kami dito sa aming hotel para mag-freshen up kasi mamaya na yung Tanok Festival. So, nandito na tayo sa Marcos Tinto. Kapanood na namin yung Tanok Festival. Pero ang problema, nakalimutan ko ang aking glasses. So, hindi ko alam kung paanong mayayari dito. Magyakapit na lang pa or tomorrow na lang. Not yet sure, but yun. Yan yung stadium, ang laki-laki niya. I'm excited! Oh, ang ganda ng stadium. Wow! Fairness, ang ganda talaga. Ayan o. So, ito yung stadium. This stadium can fit 12,000 people daw. Dati 2,000 lang, tapos ngayon 12,000. And then, gusto mo yun, as VIPs, dito kami nakaupo. Oh, saan kayo dyan? Meron tayong seating arrangement. Oh, yan kay JM. Kakatapos lang ng first performance, pero gusto na namin kumain kaagad. Okay. So, kain muna. So, guys, na medyo tinapos naman namin ng half lang yung performances. Maganda naman siya. Ito yung second festival na napuntahan ko. Yung first ko, di ba, yung Maskara. Magkaiba sila ng kagandahan. Ito more on yung storytelling. And yung Maskara, yung mga props, visual effects talaga sa kanila. Dito, yon storytelling. And parang yung mga myth ng per city or per town, parang ganyan. Yon. So now, we are walking kasi ang daming tao talaga hindi makapasok dito yung van. So, pupuntahan na lang namin yung van. Pabalik ng hotel. Tingnan nyo, hanggang dito sa labas may mga tao. Dami. So guys, it's 9:30 PM. Nandito ulit kami sa Amici. And our second day is done. So tomorrow, pupunta na kami dun sa may rock formation. Comfortable shoes yung suotin bukas. So yun. Matutulog na kami. Today was a chill day lang naman. Nakakapagod lang yung travel hours today. But so far, good. Fun din yung festival. Also, tingnan nyo, nakita ko na yung glasses ko. Oh my gosh. Nalulungkot na ako kanina. Pero andun lang pala siya sa ilalim ng ano, yung seat. Nahulog pala siya. Good night. Andun lang pala siya. So I'm so happy. Nakita ko na siya. Yun lang. Okay, true na to. Good night.